Oh, good news para sa ating mga magulang. Balik na tayo yata by August, mga kababayan, sa face-to-face classes. Sabi po ni incoming DepEd Secretary Inday Sara, Vice President-elect Sara Duterte, who will be appointed Secretary of Education, said she will look for ways to raise the teachers' salaries, pati pala yung sweldo, mga kababayan ng mga teachers, ano pa yung reklamo ninyo, mga ACT teachers, sabi ko sa inyo, wait lang kasi kayo, nauna pa kayo, kung sino yung hindi bumoto. Binoto ninyo si Kicks. Sabi ko sa inyo, nakaprograma na siya, ito ngayon, she will look for ways to raise teacher salaries, kasi yun ang order ni President Bongbong Marcos. And she is also looking to return the classroom to classroom learning by August. So magiging face-to-face na po by August. O di maganda? Di ba masaya itong mga developments, mga kababayan? At the press briefing, mga kababayan, kanina, sabi ni Inday, binigyan na siya, mga kababayan, ng instruction ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. to review the implementation din ng K-12 program ng DepEd. So maraming gustong ipa-implement, mga kababayan, si Bongbong Marcos sa uupong susunod na DepEd Secretary. Then, nang tanungin siya, mga kababayan, ng mga reporters, if the DepEd would be pushing for the face-to-face classes by August, sabi niya, we are targeting that. Yes. Yun talaga ang gusto nilang mangyari. Bumalik na tayo po sa normal. So, buti naman po, mga kababayan, ganon ang magiging sistema sa susunod na administrasyon. We look at how we'll be able to push that from the other accomplishments of the department. Kasama yung panawagan ng mga teachers na taasan uli yung kanila pong mga sweldo. Actually, the Duterte administration did do something about that. Sabi po niya, pointing to a salary increase to 23,877 from 19,077. Oh, may increase na rin po. An entry-level teacher or teacher 1 falls under salary grade 11 and gets a monthly salary na 25,439. Malaki-laki na rin pala. Di ba? Duterte also disclosed that she and Education Secretary Leonor Briones have been in touch and have scheduled their first face-to-face transition meeting in Metro Manila by June 25. So within the week, pag-uusapan na po. Sabi po, mga kababayan ni Inday, I'm not been briefed on the status of education nationwide, so I have not seen the data yet. She also said, when asked about schools already implementing face-to-face classes, ngayon, doon sa panawagan ng teachers group, yung Concerned Teachers Alliance of Concerned Teachers, na gusto nilang taasan yung sweldo, okay niya yon, pag-aralan natin. Mga ACT teachers, sold na, makipagtulungan na lang po kayo na magkaroon tayo ng peaceful administration. Di ba?
peaceful new administration sa DepEd. Kung may mga problema kayo, parating ninyo kaagad-agad para mapag-usapan. Hindi yung may banta kaagad na mag-rally, mag-wilga. Hindi ganun. Ang mangyayari niyan, disruption of classes. Yung gusto ninyo na ma-improve yung educational system natin at matuto yung mga bata. Paano matututo yung mga bata kung wilga kayo? Diba? So sabi rito mga kababayan sa balita, Teachers Group Alliance of Concerned Teachers said Monday that the Philippines is the only country in the world that has not fully opened its schools yet. Tama. Tayo na lang po ang natirang praning. Why has she allowed our schools to be closed for almost 2 years? We've been seeing the effects of the closure of schools in our students. And it is the teachers who are going to take the toll of these children. Sabi po ni Act Secretary General Raymond Basilio sa interview mga kababayan ng mainstream. Si Education Secretary Briones and may encourage public and private institutions to return to holding in-person classes for academic year 2022-2023. Hindi po siguro yung encourage. You have to order it. Di ba? Kailangan may order yung DepEd. Di ba nagpapalabas kayo ng DepEd order? Pero pag encourage, parang hindi kayo sigurado. Bakit kailangan lang i-encourage sila? O yung gusto niya, we encourage you na mag face-to-face classes na kayo. Bakit hindi kayo sigurado? Ang dapat gawin ninyo, mag-release na kayo ng DepEd order hanggang 30 pa man. Sabagay, wag na. Yung opening of classes sa kwan pa man, sa August pa man, si Inday na lang siguro, palabas siya ng DepEd order, nabalik na tayo sa normal. Tigilan na natin po yung pagiging abnormal. Tingnan ninyo sa ibang bansa, bumalik na sila sa normal. Ano pa man, sabi yung 70% na yung natusok ninyo, ano pa? Sigurado na, protektodo, di ba yun ang lagi ninyong sinasabi? Itong balita ngayon dito, huwag kayong naniniwala na 70% yung increase sa kaso, 70% yung natusok, pagkatapos 70% ang increase. Pag ganyan, di ibig sabihin niyan, tama yung sinasabi ko. Tama ka man talaga niya, Mr. Maravillas, yung mga sinasabi mo. Sabi ko sa inyo. Ito, Manila Times, Bidco cases up 70%, sabi ng Dohel. How come? Ano nangyari sa inyo? Bakit ganon? Sabi ninyo, 70% na talks, protektodo. So dapat, ang susunod niyan, normal na tayo, balik na tayo sa normal. Ngayon, iba balita ninyo, yung kaso, 70% up. What? So tama nga ako. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, huwag kayong nagpapaniwala sa kanila. Niluluko lang tayo. Lahat ng sinabi nila po, mali. Walang base. Scientific basis. Ay, yung mga matitinong scientist po, iba man yung sinasabi. Yung mga may sayad na... Ba't mo paniniwalaan yung mga medical experts na nasa payroll ng Big Pharma? Vested interest, self-interest yon ang ibig sabihin. Pag sinabi ng mga
medical experts na naka-payroll sa Big Pharma, siguradong hindi totoo yon. Ang after lang nila, tama po, as a result, o tingnan ninyo, tama ako, hindi man ako scientist, hindi man ako medical expert, kwan lang ako, simple, ano, just an ordinary boy. I'm just an ordinary observer, mga kababayan, a journalist by profession, and a blogger this time. So ngayon, ang tanong, sino ngayon yung tama? Hindi na ako nag-discuss nito maigi kasi nainis na rin ako. Sabi ko, bala kayo. Gaya lang, ngayon, gusto na ninyong mag-face-to-face, di mag-face-to-face kayo. Di ba? And sabi ko, gawin na ninyo. Bakit? Kayo yung nagsabi na okay na. Kaya lang, habang gusto ninyong gawin yung plano ninyo na magbalik sa normal na sana, may iba panibagong kwento yung Duhel, Bidco, cases up by 70%. What? Kaya sabi ko, pag naniwala kayo sa kwento nila, uli, kandado. Hindi matutuloy yung face-to-face kasi naniniwala kayo sa kwento nila. So, yun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyong i-try ito, mga kababayan. Ito pong ating Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapayad lang sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng kaso-kasuan. Ito naman po, Automax, sa mukha naman po pinapayad. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, mga cancer patients, try lang po ninyo. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Ayan, di man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Ang goji berry kasi, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.